maharas ka lang naman kung gusto mo. Ibig sabihin, hindi ka kayang iharas ng BIR officials o yung biro o kahit ng yung CPAs, lawyers. Kahit ako eh. Sa totoo lang, nang haharas din ako eh. Diba? Hinaharas ko yung mga BIR officials o yung biro. Hinaharas ko rin yung mga taxpayers. Unintentional yun. Kasi yun yung trabaho ko eh. Explain sa'yo yung future na mangyayari. Determinable yun because meron akong legal basis. So, ngayon, ipag-aaralan natin, sir, paano ba natin mai-stop yung harassment sa pamamagitan ng deficiency tax assessment. Ang ibig sabihin lang ng deficiency tax assessment, eh yung nakatanggap ka ng letter of authority sa BIR at na-issuehan ka ng notice of discrepancy. Preliminary assessment notice. Formal letter of demand. Final decision on disputed assessment. So kung nakikinig ka ngayon, ipagpatuloy mo yung pakikinig at kung nanonood ka, ipagpatuloy mo yung nanonood. Inaalay ko tong videong ito sa acting kaibigan na si Kaloy, kaibigang Ivy, at kaibigang Mel. Maraming salamat sa panonood ho ninyo nitong videong ito. Nawa ay makatulong ito. Napakadaming mga taxpayers na sangkatutak! Sangkatutak ang mga kumpanya. Gawa ng kumpanya hanggang isang araw, nalaman nila 30 na yung company nila or companies. Ngayon, 30 na yung companies nila, iisa lang yung address. plug down. Red flag sa BIR yan. So, yan 30 companies nyong yan, na iisa ang address. Minsan, pare-parehas pa pangalan. So, bibigyan lahat yan ng 30 LA din o letter of authority, LOA. So ngayon, imbis na isa lang yung problem mo kasi isa lang ang company mo, eh nag-multiply, naging 30. Eh sino ngayon ang nangaharas? Yung BIR ba o ikaw? Inaharas mo sarili mo? Oh, ang sagot ko dyan, huwag naman kayo magagalit, ang panghaharas ay nagsisimula sa inyo, kayong mga taxpayer. Hindi ko kinakampihan ng BIR kasi isang mga mambubuli din yan eh. Ah, katulad ko, mambubuli din ako. Kasama ho kasi sa kanilang hanap buhay at kasama rin sa kanilang gustong ibuhay yung pangaharas. So ituturo ko sa araw na to, mga taxpayer ko mahal. Bigyan niyo lang ako ng ilang minuto. Papaano ba, sir, hindi kami maharas ng BIR? Yan ho yung ituturo ko sa araw na to at samahan po ninyo ako. Simple lang ho ito, napakadaling gawin, napakadaling iayos sa inyong buhay. So, samahan niyo ako ha. Ito po ang pinaka-importanting gagawin ninyo sa buhay ninyo. Ang tawag ko ho dyan ay tax deficiency analysis. Opo, kopyahin niyo na lang ho, libre naman yan, libre. So, ganito ho ang gagawin ninyo. Kung taon-taon ho kayong ino-audit ng BIR, gumawa ho kayo niyan. Halimbawa, ang pangalan ho ng company nyo eh, mga harassed na taxpayer. Pangalan ng company mo, mga harassed na taxpayer. Tax deficiency analysis. So, ano yung mga deficiency? Oh, dito mo isusulat. Oh, ito may mga kulay na to ay income tax, value-added tax, ayan, expanded withholding tax on compensation, documentary stamp tax, and compromise penalty. So, saan ko kinuha to? Itong mga items na to, makukuha nyo yan sa NOD. Mamaya, papakita ko sa inyo sa PAN, sa FLD. Siyempre, iisa lang yan sa loob ng isang taon. So, pare-parehas ho. So, ang objective mo nito is identify natin ano yung weakest link o weakest point ng inyong kumpanya. So, ang pinag-uusapan lang natin dito ay isang company. So, pwede ho ninyo itong gamitin sa 30 company. Tapos, i-consolidate nyo, magiging group of companies na. Group of companies analysis. Ayon. Tax deficiency analysis. So, mapapansin nyo rito, merong year,
kung taon-taon ho kayo ino-audit, lagay nyo lang ho dyan. So, for example, sabi rito, okay? Sabi, undeclared sale per recon of AIT versus book. Saan ko to pinick up? Sir, saan mo pinick up yan? Sa NOD ng BIR. Ayun o, nakasulat. Undeclared sale per recon of, kinopya ko lang. Diba? So, kukopyahin mo yung amount. Ayan o, meron kang undeclared 25 million. So, yun yung ilalagay mo ngayon dito. Yan. Ito mo siya lalagay. Okay. Eh, meron din dito. O, di ilalagay mo rin. Saan natin kukunin yon? Eh, di dun uli. Sa value added tax naman. Ayun, maliwanag naman eh. Di naman kayo mahililito. Ito, pang income tax. So, parang ipa-plot down nyo lang. O, dito, ano nakasulat? O, diba? Nakasulat dito ay 42 million. O, di sulat nyo ron. 42 million. O, 42 million. O, dito, 25 million. Ganun lang, sir. Tapos, pag na, ano, itotal ninyo, magkano exposure nyo. Dito. A, sabihin na natin yan. B, ipa-plus nyo yan. Meron kayong total dito. So, kung kukunin nyo yan sa loob ng isang taon, siyempre, madadagdagan na madadagdagan, may expand na may expand ito. Baka may mga iba pang items na other than undeclared sale per recon ng AIT versus book, at meron pang undeclared expenses per recon ng AIT book. So, meron na kayong one-page tax deficiency analysis. So, malalaman mo na ngayon dyan, ito pala yung laging hinahanap ng BIR. O, di kung matalino ka, maiisip ka, ano gagawin mo? O, edi mag-isip ka, paano ko to isosolve? Ayun. So, meron ka ng mga figures dyan. Dito, sa lahat ng yan, may figures ka na. Alam mo na kung ano isosolve mo. Tapos, itong exposure na makikita nyo riyan, ang ibig lang sabihin dyan, priority. Eh, siyempre, kung yung pinakamalaki, highest point, highest amount, eh, dito ko magsimula. Diba? Ganun lang kasimple, mga bossing ko. Paano ninyo mapapaunlad ang inyong business sa pamamagitan ng tax deficiency analysis? Gawin po ninyo. At kung kailangan po ng tulong ng ating tax specialist, ayan po ang numbers ko at ang aking email, pwede nyo akong kontakin. So with that, nagpapasalamat po ako sa inyong panonood at pakikinig, panunuri. At kung meron po kayong pagkakataon, please, paki-click lang po yung like button para mabit natin ang Facebook at ang YouTube algorithm. See you later. Peace and happiness be with you for life.